Saya at pag-asa ang kasama ng mga regalong hatid ng Southern Luzon Adventist Youth Ministries Association sa gift-giving program na kanilang isinagawa sa San Antonio, Tinambak, Camarines Sur. Ang nasabing programa ay bahagi ng kanilang Thanksgiving and Mission Trip sa San Antonio Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang masayang paglilingkod nasa balitang may pag-asa ni Catherine Rafalio. Sa buong isang taon ay pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan sa lahat ng bagay. Kaya naman bago magtapos ang taong 2022 ay binahagi ng Southern Luzon Adventist Youth Ministries Association ang pagpapalang ito sa mga kapatid ng San Antonio Tinambakam Sur. Naging bahagi ang Southern Luzon Mission at iba pang mga grupo ng kabataan sa bawat distrito sa gawaing ito. Ito pong activity po ng SLIMA ay upang i-reach out po ang mga community sa pinakamalayong lugar. Ang napili po namin ang San Antonio, Tinambak. Ito po ay medyo dulo na po ng Camarines Sur. Pero nakita po namin na masaya po ang mga tao kasi po ang tema po namin, Jesus is in our midst. Nais po namin iparating sa kanila ang pag-ibig po ng Panginoon. Isang inspirasyon ang serbisyong pinagkaloob ni Pastor Dominador O. Gonzalez bilang panauhing pandangal sa nasabing programa. Sa hapon naman, namigay ng grocery packages at cash gift ang mga kabataan sa pamilyang bumisita at nakisaya sa pagpupulong sa araw ng Sabbath na ito. Matatamis na ngiti at mainit na pasasalamat ang binigay ng mga kapatid tanda ng kanilang pasasalamat at pagpuri sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa aming mga kapatid na dumalo dito sa lugar ng Barangay San Antonio sa aming chapel ng Seventh Adventist. Nasa ngayon ay napakasaya namin at bigyan kami ng tulong. Nasa ngayong darating na taon ay mapaganda namin ang aming pathway papuntang aming church. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon pati sa aming mga kapatid. Ang espiritu ng pagbibigayan ang sinasabuhay ng mga kabataang Adventista na pinapakita ang walang sawang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mula dito, Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.